Hello mga bata! So ngayon galing ako sa school. Kita nyo, nakabagpak pa ako, di ba? Ang saya kanina sa school kasi nagkwentuhan kami ng mga classmates ko. Nakakatakot, pero masaya sa dulo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung classmate ko hindi nakatulog kagabi. Kasi daw, meron siya nabasang kwento na nakakatakot. Kayo ba mga bata, kapag nakakabasa or nakakanood kayo naman nakakatakot na palabas, hindi din kayo nakakatulog? Kung oo, katulad kayo ng classmates ko. At kung oo, mag-comment kayo dyan sa baba kung parehas kayo ng classmates ko na hindi nakakatulog kapag nakakaisip na nakakatakot na bagay. E yun na nga, ang kwento kasi ng classmate ko, kaya hindi siya makatulog kasi feeling niya may nakatabi daw sa kanya. Tapos, dun sa bintana nila, feeling niya may nakatingin sa kanya. Meron ding mga pagkakataon na feeling niya may tao dun sa ilalim ng kama niya na bigla na lang ihila ng kumot niya at hahatakin siya. Hahatakin yung mga paa niya pababa. Naku, kayo ba? Pag natutulog kayo, naiisip niyo din yon? Comment niyo nga sa baba kung ganun din kayo. Pero mga bata, tingin ko mas maganda kung ikukwento ko to sa inyo kapag ka nandito si CG. Kaya yun na nga, mamaya ikukwento ko kay CG. Pinapag-usapan namin ng mga classmates ko para mas masaya. Ayos ba yun mga bata? Maliligo muna ako at magpapahinga ha. Gagawa na din muna ako ng mga assignments ko. Dito na ako sa bahay eh. Ayun si CG. Uy, Mang Berting. Oh, bahay CG. Nung nakaraan po kasi, may kukwento ko sa'yo. Oh, ano yun? Uy, CG, halika muna dito. Uy, bakit? Magkukwento pa ako dito kay Mang Berting eh. Hindi, tsaka ka na magkwento kay Mang Berting. Tayo na lang muna magkwentuhan ngayon. Meron akong magkukwento sa'yo. Masaya to. Talaga? Oo, halika muna. Tsaka ka na magkwento dyan kay Mang Berting. Lagi na lang kayo magkakwentuhan eh. Oo nga, sige. Para marami rin ako makikwento sa kanya. Mang Berting, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Oo, sige CG, mamaya na lang. Gana, busy din kasi yan eh. Tapos dyan ka lagi na ikipagkwentuhan. Dito tayo. Ano ka ba? Ang daming alam ni Mang Berting eh. Nag-enjoy ako kausapin. Dito lang tayo sa ilalim ng puno. Oh. Dito. Oo. Dito ako sa taas, dyan ka sa baba. Sige. Ayun na nga ah. Kanina galing ako sa school. Oh, tapos? Tapos, nagkukwentuhan kami ng mga classmate ko ng mga nakakatakot. Ano nangyari? Pag-uusapan nyo naman ng mga classmate mo. Kasi hindi daw siya nakatulog nung gabi. Alam mo ba kung bakit? Teka. Hindi siya nakatulog nung gabi? Oo. Oh, man. Baka naman binabangungot yun. Siguro, pero hindi din siguro kasi meron siyang nabasang story daw. Oh, story? Iabot saan naman yung story na yun? Yung story na nabasa niya is tungkol dun sa monster under my bed. Alam mo ba yun? Hindi ko alam yun eh, pero natatakot ako eh. Huwag ka muna matakot, wala pa nga yung story eh. Ganito na nga yung nangyari. Oh, ano nangyari? Kasi, yung bata dun sa story, ang pangalan daw niya is si Gardo. Gardo? Gardo Dalisay? Hindi, Gardo Barsosa. Oh, man. Ayun na nga, si Gardo tuloy, si Gardo doon sa story. Hirap siya makatulog din. Kasi, meron siyang naririnig na ingay doon sa ilalim ng kwarto niya. Oh, man. Ingay? Ano naman yung ingay daw na yon? Parang kumakaluskos, tapos minsan may parang bumubulong. Ganon. Oh. Bumulong! Eh diba nakakatakot yung CG kapag may naririnig kang bumubulong? Pag tahimik yung gabi tapos patulog ka na, magigising ka talaga nun. Oo. Sakto magagabi na mo. Tapos, ano nangyari? Tapos, kaya pala may maingay dun sa ilalim ng kama ni Gardo. Eh kasi may nakatirang monster dun. Oh man! La! Nakakatakot yun. Tapos, dun sa story daw, hindi naniwala yung mama ni Gardo dun sa kanya. Kahit sinabi niya na meron siyang naririnig na ingay dun galing sa ilalim ng kama niya, hindi siya pinaniwalaan. Alo, sama naman ng mama niya. Oo, pinatulog lang siya ulit. Tapos, syempre si Gardo, natatakot siya. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ngayon, dahil di siya pininiwalaan ng mama niya, edi hindi siya nakatulog. Ang ginawa niya, minga siya ng malalim. Tapos ang ginawa niya, sinilip niya ilalim ng kama niya. Tika, magagabi na ata. Mukhang kailangan ko na umuwi. Di pa tayo tapos.
Tapos, hindi ko pa nga sa'yo nade-describe yung itsura ng monster, CJ. Hindi, gabi na. Paghagalitan ako ng mami ko. Paghagalitan ako eh. Teka lang, CJ. Yung nakita niya monster is color hindi, purple. Hindi, babay. Uy, hindi pa ako tapos. Ay, naku. O naman, hindi ako pinatapos magkwento ni CJ. Nakakainis naman. Paano kaya yun? Di naman talaga nakakatakot yung kwento ng classmate ko. Sabi ko nga sa kanya, masaya yung kwento eh. Kaso di naman niya ako pinatapos. Pero alam niyo mga bata, parang natakot talaga si CJ din sa kwento ko, no? Ano kaya sa tingin niyo? Pero teka lang, magagabi na din eh, oh. Kaya siguro natakot si CJ din sa kwento ko. So, ang gagawin ko na lang, mag-iisip na lang ako ng paraan para matuloy ko yung kwento ko sa kanya. Sigurado kakain pa din muna siya, kaya kakain din muna ako sa bahay namin. Ayan, tapos na akong kumain. Pwede ko na sigurong ituloy yung kwento ko kay CJ, kaso di na siya lumalabas ng bahay eh. Paano kaya yun? Pero alam nyo ba, habang kumakain ako, may naisip ako. Kasi feeling ko natakot si CJ kanina sa kwento ko. Kayo din ba feeling nyo natakot siya? I-like nyo nga tong video na to kung sa tingin nyo natakot ko si CJ din sa kwento ko. Uy, ayan, nandito ako sa labas ng bahay nila CJ. Habang kumakain kasi ko kanina, eh may naisip akong kalokohan. So yun na nga, may gagawin tayo ngayon mga bata. May gagamitin akong pinagbabawal na technique. Tingnan nyo ang gagawin natin ha. Siguro kumakain pa si CJ hanggang ngayon no. Kasi sigurado nagutom yun dahil natakot siya din sa kwento natin kanina. Kaya ang gagawin natin, i-confirm natin kung matapang ba siya o talagang natakot dun sa kinento natin. Kaya ang gagawin ko, mag-stay tayo sa ilalim ng kama ni CJ. Iisip niya na ba yung naiisip ko? Titira tayo sa ilalim ng kama ni CJ ngayon. Paano ko gagawin yon? Para malaman nyo, i-click nyo na yung like button. Sakto, kumakain pa siguro siya. Kaya dahan-dahan dito, andun yung sigurado sa kusina nila. Dito tayo dediretso sa higaan niya. Ang gagawin natin ngayon, magkikreative tayo. Kaayusin natin tong higaan ni CJ. Hindi niya alam, dun tayo mag-stay sa ilalim ng higaan niya. Magugulat siya mamayang gabi, may maririnig siyang mga kaluskos. Excited na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin. Magkikreative mode tayo dito sa part na to ha. Let's go! Una natin gagawin, itatanggalin natin tong mga blocks na to. Para makapag-stay tayo dito. Dito tayo mag-stay sa part na to. Isirain natin to. Tapos, maglalagay tayo ng carpet na to sa loob. Tingnan nyo mangyayari mga bata ah. Malaki tayo, di ba? Pero magkakasya tayo din sa ilalim ng kama ni CJ. Gamit yung isang carpet nilagay natin kani-kanina lang. Gagawin natin ngayon, i-right click natin to. Bing! Kita nyo yun? Ang liit ko na, di ba? Ayan, nandito na tayo sa ilalim ng kama ni CJ. Ayun. Ayan yung butas, gusto na tayo lumusot. Ang galing, di ba? So ngayon, gagawa ako dito ng maliit na park. Tsaka pahingahan na din. Para habang tinatakot natin si CJ, eh meron tayong mapagtatambayan dito. So dito na tayo sa taas ng kama ni CJ. Ayun nga pala yung ginawa natin kanina. So dito natin siya antayin ngayon. Kung kailan siya papasok. Mami, good night! Love you! Tutulog na ako. Sarap talaga si na kinain namin. Wala, pagtapos niya kumain, tulog agad siya. Lapugin nga natin si CJ, humihilig ka agad siya. CJ! CJ! Lulululululu! Wala na yun! Hindi, baka guni-guni ko lang yun. Tulog na nga ako ulit. Ano ba naman yan, no? La! Ano ba yung maingay na yun? Oh, man! Lalalala! Mami! Mami, gising! Mami! Oh, bakit, CJ? May tawa ta sa ilalim ng kama ko! Ayan, walang effective. Eh, ako loko! Matakot na natin si CJ. Oh man, 2 a.m. na. Ang sabi nila, doon lumalabas yung mga bad spirit, mga monsters. Oh man, mami, tabi na lang ako sa'yo. Ano ka pala ba CJ, laki-laki mo ng tao eh. Huwag ka matatabi-tabi sa akin, matulog at sa kama mo, lambot-lambot yan eh. Oh man, sige, tutulog nga muna ako. Ulit. Sana naman wala na. meron talaga. Mami, magpapalamig muna ako sa labas, ha? Ito.
na pala, taas na ng sikat ng araw, oh. Agala nga muna dito. Ilipin ko nga si CJ dito sa kwarto niya, kung siya. Naku, wala naman siya dito, eh. Hindi naman siya lumalabas simula kanina. Kaya yun. Tatanungin ko nga si Ma'am Berting, baka nakita niya si CJ. Ma'am Berting, nakita niyo po ba si CJ? Uy, Yossi, ikaw pala. Si CJ ba, hindi ko siya napansin, eh. Pero, teka. Oo, nakita ko siya, pero kagabi pa. Kagabi pa? Yun po ba yung tinawag ko siya na ikipagkwentuhan siya sa inyo? Hindi. Lumabas siya mga madaling araw na pala, mga 2 a.m. Ala, lumabas pa siya ng 2 a.m. Naku, saan kaya pumunta yun? Saan direction niyo po siya nakitang papunta? Papunta doon sa may market. Hanapin mo na lang siya doon. Sige po. Thank you, Ma'am Berting. Bye-bye. Bye-bye. Ala, pumunta daw si CJ sa direksyon ng pamarket. Saan kaya siya pumunta sa oras na yun? 2 a.m. Ang aga-aga naman nun. Wala kaya siya dito sa playground? Wala naman dito sa ilalim ng puno. CJ? Teka lang, para may humihilik dito. Uy! CJ, kawawa naman to. Bakit? Uy, CJ! Yasi, ikaw pala. Uy, bakit dyan ka natutulog? Kasi napuyat ako eh. Napuyat ka saan? Ikaw kasi may kasalanan eh. Bakit? Bakit? Kasi nga, di ba nagkwento-kwento ka ng kung ano-ano? Uy, ano? Tapos, ayun, may nagtatago ata sa ilalim ng kamo kagabi, di ako pinapakinggan ng mami ko eh. La? May nagtatago sa ilalim ng kwarto mo? Oo, kuya ito. Tinan mo, tamlay-tamlay ko, puyat kasi ako eh. Wala, kawawa ka naman. Bakit ka ba kasi natatakot? Hindi naman nakakatakot talaga yung kwento ko sa'yo kahapon. Hindi mo lang ako pinatapos eh. Ano din nakakatakot? Sabi mo, monster nagtatago sa ilalim ng kama. Ayun tuloy. Wala akong energy. Nakantok talaga ako eh. Hindi naman. Uy, bumangon ka na dyan. Tatapusin ko na lang yung kwento gusto mo para di ka nang matakot. Sige nga, tuloy mo nga yung kwento mo. Ano ba kasi talaga yun? Kasi nga, yung mga monster na yun, di naman sila mga bad. I mean, wala namang monster na good eh. Di! Yung mga monster dun sa story na sinasabi ko sa'yo, mababait. Mga naliligaw lang sila na monster, kaya dun sila pumupunta sa ilalim ng kama ni Gardo. Ba't kasi ngayon mo lang sinabi? Puyat-puyat pa ako. Umalis ka nga kaagad. Ako palang may kasalanan. Oo, dapat kasi pinatapos mo muna yung story ko eh. Bigla ka na lang kasing umalis eh. Sabi mo, pupunta ka na dun sa mami mo kasi baka inaanap ka na. Kala ko pa naman matapang ka. Tapang naman ako, pero huwag lang usapang monster. Katakot yun eh. La, kaya pala dito ka natulog. Kawawa ka naman, CJ. Kaya nga, ikawawa ko. Teka, Yasewa. Hindi ko kaya, inatak talaga ako. Hindi, doon ka nalang matulog sa bahay nyo. Iyoko doon. Dito na lang. Bakit? May nakirinig ka ba doon? Oo. May nakirinig mo? Ma, kumakaluskos. Kumakaluskos? Ako, wala yun. Huwag ka matakot doon. Oh, man. Sige na, CJ. Umuwi ka na doon sa inyo kasi baka hinahanap ka na din ng mami mo. Teka, mag-stretching muna ako. Wala kasi akong energy talaga eh. Kasi nga puyat ka, pero pag nakatulog ka na ng mahimbing dun sa kwarto mo, ibabalik na yung energy mo. Oo nga, tama. Sige, uuwi na muna ako, Yasi, ha. Sige bye-bye. Na, bye-bye. Ayan, mga bata, nakita nyo. Umuwi na si CJ. Natakot pala talaga siya. Tama nga yung feeling natin. Kala ko pa naman matapang siya. Di siya natatakot sa mga mult at mga monster. Yun pala. Katulad lang din siya ng classmate ko na matatakotin. So hanggang ngayon, akala ni CJ, merong monster dun sa ilalim ng kama niya. Hanggang kailan kaya siya maniniwala at matatakot na meron talagang monster na tumitira sa ilalim ng kama? Ayan, gabi na ulit. Pumasok na naman ako ng palihim dito sa kwarto ni CJ. Itingnan natin kung di ulit siya makakatulog sa gagawin natin. Kung nag-e-enjoy kayo mga bata sa pananakot natin kay CJ, mag-subscribe na kayo! Let's go! Dito. Dito natin siya antayin. Mami, ako na nga sabi matulog dito sa ama ko eh. Oo, dyan na siya. Ano naman? Ako. Huli niya ako. Bilis. Ala, di na ako mag-catch siya. Kasi ba maingay na yun? Hindi na ako mag-catch siya. La!
Mami, ah! Mami, may duwende dito sa loob ng kwarto ko. Oh, me. Ano sabi mo? Sabi mo, duwende. Wala naman duwende. Huwag mo ako pigyan ako. Papaluin na kita eh. Oh, man. Sino ba to? Ala! Duwende! Duwende! Uy, CG, CG! Di mo ba ako nakikilala? Ha? Huh? Kilala ko na itong duwende? Siyempre! Oh, man. Sino ka ba? La, di mo ako kilala! Ala, Yasi! Ba't ang lit-lit mo? Ala, ka-duwende ka na ngayon? Hindi ako duwende! Doon ako tumitira sa ilalim ng kama mo eh. Oh, man. Pasan kama? Lala, teka. Ikaw yung maingay? Oo, tinatawag kita kagabi. Oh, man. Eh, teka, bakit ka ba naging ganyang kaliit? Eh, kasi nga, may ginawa akong kakaiba. Di ko nasasabihin sa'yo yun. Gusto ko lang malaman kung natakot ka din sa kunento ko na nakaraan. Totoo nga, natakot ka pala talaga. Eh, sabi ko naman kayo sa'yo, masama nga yun. Monster yun eh. Naku naman, ikaw talaga mo. Lit-lit mo. Tirasin kita, we. Eh, kasi nga, sabi ko naman sa'yo, hindi naman yung totoo, pero natatakot ka pa din. Sabi ko sa'yo, huwag kang matakot kasi hindi naman totoong monster yung nasa ilalim. Katulad yan, ako lang naman nasa ilalim ng kama mo eh. Oo, hindi ka pa din naniniwala. Natatakot ka pa din ngayon? Mm-mm-mm. Eh, huwag ka na matakot. Para ka naman di lalaki niyan eh. Eh, tika, ano bang binilid mo dito sa ilalim? Lika, dali. Right-click mo yan para makapasok tayong pareho sa loob. Sige. O mga bata, bago kami makapasok ni CZ dun sa loob, kailangan... Mag-comment muna kayo ng Yaji dyan sa comment section. Oh, di ba? Ooh, ganda nito ah. Oo nga, sabi sa'yo, dito ako tumira sa ilalim ng kama mo para matakot kita. Ala, so ibig sabihin pala, pinanonood mo ka habang natutulog. Ding, narinig ko lang saglit tumihilig ka kasi natutulog ka na busog ka eh. Lo, eh bakit masama ba yun? Oo, kaya tinawag-tawag kita para magising ka. Hindi ka na nakatulog. Umalis ka ata kanina. Eh, yun nga yun. Eh, natulog nga ako sa playground. Parang hindi tayo nagkita, wa. Oo nga pala. Nakwento mo nga pala sa akin yun. Ikaw talaga, wo. Ako naman. So, ayan mga bata. Na-confirm natin. Matatakotin nga talaga si CG. Ayun, no. Nag-iikot-ikot na yung ulo niya. Eh, sabi ko naman sa'yo eh, naayaw ko ng monster! Ganyan ba nagiging epekto si CG kapag di nakakatulog na maayos dahil sa sobrang takot? Oo, kaya wag kayong magpupuyat mga bata, wa. Masama yun eh. Oo, tsaka wag kayong basta naniniwala sa mga nakakatakot na kwento kasi hindi naman lahat yun, totoo. Oo, hindi lang yun. Wag sila magpapaniwala sa mga sabi-sabi eh. Oo nga, para makakatulog kayo na mahimbing sa gabi, di ba? Tama. Hindi lang yon, huwag sila makikinig dun sa mga hindi totoo. Oo, kasi madaming peke, mga nagpapanggap lang. Oo nga, yung mga nagpapanggap. Naku, huwag kayong makikinig dun ha. Oo, masama bad yun. Mga yun. Hindi dapat ang tinutularan yung mga tao nagpapanggap lang. Oo. Kaya CJ, di ko na uulitin niya sa'yo, di na ako magpapanggap ulit. Oo, kasi masama yun. Kaya nga, so salamat sa nakasama natin ngayon sa adventure na to, si CG. At kung nagustuhan na tong adventure na to, i-click na lang yung like button. At kung nag-enjoy naman kayo, pindutin nyo na yung mga video dyan sa screen. At para sa mas madami pang mga contents, mag-subscribe na kayo. Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye!